guys, ngayon ay July 20, Sabado, 2019. Nung bakasyon, May, naka-champ po ako ng mabibina ng pandikit sa sapatos ko. Dahil binibili ko kasi noon na shoes glow. Pero nung buong Quezon Avenue sa paglalakad ko noon nung Mayo, ang dami mong makikita mga tiyangge, mga makikita mong pagkain. Tapos yung kasi simula ng mga tuwing 18 pa lang yata, ang dami ng tao sa Quezon Avenue pag tuwing hapon. 27 at 25, mula 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29. So pag Mayo, ang dami yung mga tindahan sa Quezon Avenue. Then nakakita ako ng pandikit na kung tawagin siya yan, binili ko siya, 3 piraso, 100 lang, kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi ko na, matagal na kasi, pero 100 lang binili ko, maganda siya, kasi mas maganda siya sa shoes glow, kasi shoes glow, tumitigas siya, pag napadikit siya dun sa balat, ang hirap mo na siyang tanggalin. Then, sabi nung salesman ba tawag doon yung nagbebenta, tagapagsalita, kasi dinedemo niyo yun. And napatunayan ko na okay siya. Ginamit ko din siya dun sa pustiso ko, then dinikit ko yung ngala-ngala dun sa naputol. Then pinatiyo ko siya ng 3 araw, saka ko lang siya sinuot. Bago ko buwan siya suotin, syempre toothbrush buna ako. Then, okay siya. Pero, then hindi ko na yung ginagamit kasi nahirapan kasi ako. Sobra yung dating medyo tinulak-tulak ko siya, mas dinikit. Nung sabi ko parang hindi normal yung pagkakadikit ko na sa ngala-ngala ko. Then, tinanggal ko na rin siya. Pero sa tinyelas, tsaka sa sapatos, okay siya. Ang difference kasi nung shoes glow sa tinatawag na Pinoy pandikit, iisa din yung lalagyan ng shoes glow at saka ito. Ito siya, Pinoy pandikit siya. Then, binili ko talaga siya. Then, pakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag na may elepante. Binili ko siya sa nung bakasyon, Pinoy pandikit. Then, napatunayan ko, ito yung parang shoes, parang din siyang shoes glow. Then, ito yung lalagyan niya. Binili ko siya at ng 100 kasi promo daw yun. Then, ginamit ko siya doon. Ito yung tinilas na bigay sa akin nung yan. Kasi, katatapos ko lang magbunot ng mga pwede katanggal-tanggal ko yung mga dahon ng yung sa amin kasi may mga tanim. So, may mga tanim dyan. Yan. Yung mga tuwing dahon, pinagpututulo ka rin. Yan. Then, siyempre, hindi ko na din masyadong inayos yung aking Ito kasi yung paborito kong tsinela na bigay lang sa akin. Then, pud-pud na kasi siya. Then, ang ginawa ko, dinikit ko, sa pamamagitan ng Pinoy pandikit, napatunayan ko talaga na na okay talaga siya. Then, ito yung Pinoy pandikit para siyang para nalagyan din ng shoes glow. Ang kagandahan kasi nito, meron daw itong video sa Facebook. Dinikit ko siya, then ginamit ko siya ng ilang araw na yung dumaan sa tag-init, dumaan sa tag-ulan, hindi natatanggal yung hindi niya tatanggal yung pagkakadikit nung gawa nung Pinoy pandikit doon sa tsinelas na to. Kasi yung tsinelas na to, manipis na siya. Then, dinagdagan ko siya ng ganito. Then, nung sabi ko, gagamitin ko siya pag magtatabas ako ng damo, sa amin kasi, maraming dito yung mga kalkalat, yung mga ligaw na damo, binubunot ni mama, tutulungan ko din siya pag may oras ako. Ako kasi, asumpungin. Minsan masipag, minsan tamad na tamad. Yung hardin namin doon, may mga damo siyang matitinik. Then yung chinelas ko, tinibayan ko siya para hindi siya, yan, katatapos lang madumi pa nga. Mas
kinibayan ko kasi nakakatapak ako ng bubog. So, pag tinapak ko siya sa lupa na may bubog, iwas ako din sa pagtuso ko, pagkasugat ng aking ano. Then, mas okay din talaga yung ano, yung fuse block. Hindi ko pa siya pinapatahi. Kasi pinatahi ko to eh. Papansin niyo may tahiyan. Hindi ko pa siya napapatahi. Talagang okay yung pagkakadikit ng shift lock. Then, ito yung shift lock. Ah, ito yung Pinoy pandikit. Mas okay siya dun sa shift lock kasi kahit ano, hindi siya ano, gusto niyo de-demo ko. Ito yung Pinoy pandikit ha. Tapos, sa ano kasi, yan, dito na dito. Yan, pinipandikit niya na. Ito yung pinipandikit. Pag inano ko siya dito, yan, gawin to. Yan, teka. Wag na. Yan, ito na lang para mas malaking butas. Pag gamit mo yung shoes law, kapag nilagay mo siya dito, yan. Yan. Yan o. Yan siya. Mainit siya. Sa ano kasi, sa Pinoy pandikit kasi, kahit idikit mo siya na idikit, hindi siya nag, yan o. Ito, meron siyang ano, nilagyan ko na siya ng, yan, para lang magkaigi nga. I-demo ko na sa inyo ng ano. Wala kasi akong assistant eh. Sa Pinoy pandikit, wala tayong assistant. Teka. Wait lang. Sa Pinoy pandikit kasi, nahihirapan ako magana. Okay. Sa Pinoy pandikit, lumabas na po ako ng bahay namin, ng pintuan. So, ayan siya. Dikit na siya. Yan, no, dumikit yun siya. Tapos, ang galing kasi ng Pinoy pandikit na to. Yan. Parang, ito, nalagyan ko siya ng ano. Ito. Mahirap. Hindi naman ako kikita sa Pinoy pandikit eh. Pero lang ang tulong, mas ano siya, saan ba dito? Ito? Ito. Yan. So, lalagyan ko to ng Pinoy pandikit. Yan, meron siya. Ididikit ko yan. So, na ano siya, hindi siya yung kagaya ng shoes glow. Kapag nagkaroon to ng shoes glow, pag dinikit ko yung balat ko dito, ay, yun ang nangyayari pag sa shoes glow. Hindi mo siya matatanggal. Pero sa Pinoy pandikit, natatanggal siya. Ulitin natin. Medyo parang susunod din ah. Pero hindi. Mas ano siya. Sa, ayan o. Magayon. Kasi sa Pinoy pandikit, yung ganito, natigas siya talaga. Yan o. Mas, pag sa tinelas, pag dinikit mo siya, dikit na dikit. Tapos yun, pwede mo lang siya. Tsaka hindi siya tumitigas na matigas na matigas na matigas. Yan. Sa shoes glow kasi sobrang ano, nakakasira siya ng balat. Pero dito hindi naman. Yan. Tsaka madali siya matanggal. Napatunayan ko nito na okay siya. Kung sa shoes glow to, sobrang dikit nito. Oo. Tapos pwede rin siyang tanggalin, matatanggal din siya. Ako, ilang basa lang, tanggal na eh. Kaya okay siya. Ah, napatunayan ko pati ito sa ano, sa ano ko, sa tsinelas ko, tsaka sapatos. Tapos yan, no. Yan, no. Meron pa nga ako dito, yan, no. Kasi kung sa ano yan,
So, sobrang dikit niyan. Nagde-demo nga nito sa ano eh, sa Lucena. Okay din siya. Tsaka dikit na dikit siya talaga sa ano, sa chinelas talaga. Pwede mo nga siyang ano eh, yung kada putol, tapos idikit mo lang siya, tapos ipapahila mo siya dun sa tao. Hindi talaga kayang tanggalin. May try na ako, pero ano ah. Okay siyang gamitin. And kanina parang ano, actual naman nakita ko. Yan, yan no. Na dumiki din siya pero sa balat. Pero hindi kagaya ng isang brand na binibili ko. Yung isang brand kasi na binili ko, ang hirap mag-explain. Pero sa akin, ano, mas nakuha ko yung tiwala nung, ano, nung Pinoy Pandikit kesa dun sa isang brand. And yung kasi sa isang brand, talagang ano, talagang hirap talaga. Tsaka tumitigas siya. Naalala ko yung ano, doon sa sapatos ko. Kasi yung sapatos ko nilagyan ko ng ano, para pag naulan ba, hindi pasok ng pasok yung tubig, then yung ano, tumigas talaga siya. And siguro ano, siguro mayroon tong kakaibang ingredients na nakalagay dito sa ano to, shislo. Sa hindi, sa Pinoy Pandikit, kasi yung sa shislo, kasi sobrang ano, heavy nung ano, shislo talaga, sobrang dikit na dikit talaga siya. Pero pag dumikit siya dun sa ano, sa sapatos mo, at tigas na tigas naman. Compare naman dito sa Pinoy Pandikit. Yun lang, and kwento ko lang yung experience sa dito. Ang hirap magano, ang haba na paliwanag ko. Siguro, normal naman sa akin yung kasi, hindi man ako ganun ka, ano, sa galing magsalita, pero na-testing ko siya, napanalayan ko na okay siya dun sa tinelos ko, sa sapatos ko. Yun lang, and ito yung, ano, yung binili ko. Yan. Naubos ko yung dalawa, tatlo kasi ito, and ito sa Pinoy Pandikit, thank you talaga. Parang ako nagpo-promo ah, pero napatunayan ko siya lang. Silang itong gumawa, itong Pinoy Pandikit na ito. Yun lang.